What's up mga tropa? Gusto mo bang pasukin ang ihaw-ihaw business pero wala ka idea paano mag-marinate? Ito ang sagot sa tanong ko. Tanong ko, sagot ko, ito ha. Umpisa natin sa chicken inasal kung saan ang lasa ay authentic talaga. Madami nagsabi, hindi ako botol, no? Intro muna. At ere na nga, meron tayong vinegar or yung suka. Kung meron ako nito, meron ka din yan. Toyo. Lemon juice or yung kalamansi juice. Kung may... Gagamit din tayo dito ng seasoning. Meron tayong finely chopped garlic. Ginger din. White sugar. Ang ground black pepper. Maglalagay din tayo dito ng salt. At ang turmeric na magpapakulay sa ating chicken. Haluin lang natin mabuti para ma-dissolve ang lahat ng mga ingredients natin. Hindi kompleto ang inasal kung walang lemongrass. Ang tawag niyan sa iba ay tanglad. At sa iba naman ay salay. Kahit ano pa yan, basta yan ay lemongrass. Ayan na, kompleto na ang ating pang-marinate doon sa ating chicken inasal. So, gawin na muna natin yung ating chicken para ma-marinate na natin siya ngayon. So, ito na yung chicken natin. Tatanggalin natin yung mga excess fats or yung mga sobrang balat. Set aside lang muna natin at meron tayong gagawin dyan mamaya. At dahil natanggal na natin yung mga sobrang balat doon sa chicken, gagawin naman natin ay babaliin natin yung kanyang buto or palalabasin natin dahil diyan nag-i-stay yung mga dugo pag ating ginigrill. So kung napapansin nyo, pag nag-i-grill tayo, merong part na hilaw. Palalabasin natin yung buto para hindi siya mag-stuck doon at lalagyan natin siya ng hiwa pa rin. Ang ganda ng pagkakahiwa natin. Para siya nakangiti. Eto na. Atin ang ibubuhos ang ginawa nating pang-marinate. Ang chicken na ginamit natin dito ay 3 kilo. So kung mas marami sa 3 kilo na chicken ang inyong gagamitin, adjustan nyo na lang yung ginawa nating sukat doon sa ating pang-marinate. At syempre, kailangan natin lamas-lamasin. Bigyan natin ng hagod ng pagmamahal para pumasok at manuot yung lasa doon sa ating mas okay ang lasa ng chicken natin kung overnight na ibababad o nakamarinate. At kung ayaw naman ng overnight, bigyan nyo at least 4 hours. At ilalagyan din natin ng dahon ng tanglad or yung lemongrass. At yung tatakpan at ilalagay na natin sa fridge. Samantala, gagawa naman tayo ng chicken oil. Yung inalis natin ng mga excess fats or yung mga sobrang balat ay ating ipiprito sa sarili nilang mantika. So ayan, natutuyo na yung kanyang tubig at lumalabas na yung sarili niyang mantika. Huwag kayong mainip. Lalabas din yan. Patience is the key. Ika nga. At dahil lumabas na ang kanyang mantika, isasantabi muna natin siya. Gaya ng pag-isantabi niya sa'yo. At lalagyan natin siya ng garlic. Gagamit din tayo dito ng anatto powder. Or kung meron kayong anatto seeds, yun ang gamitin niyo. Kanyang trip lang yan eh. Ha? Siset aside lang ulit natin siya at gagamitin natin siya mamaya. Samantala, tingnan natin ang ating chicken. Overnight kung minarinate yan, kaya nakita nyo naman, talagang kapit na kapit ang kulay. Ready na din ang ating ihawan. Bah,
Isa lang na yan. At ayan na. Naaamoy nyo ba? Yung sobrang pang-marinate natin, ang ipinapahid ko din doon sa ating chicken every time na binabaligtad ko siya. At ito ang sample na luto sa ginawa nating chicken inasal. Talaga namang nanuot ang lasa. Para kang kumain sa mga inasal. Hindi ka maasar kahit tanong mo kay Cesar. Teka, sino yun? At syempre, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, aba, mag-subscribe ka na. At kalampagin mo na din ang bell button para updated ka sa mga bagong videos ni KNB. O ano pang gagawin natin dyan? Edy, tirahin na yan at baka matira pa ng iba.